Good morning, guys. Maaga ako nagising ngayon para matlakad-lakad dito sa labas. Kasi aga ko rin nagising, hindi na ako makatulog. So, ilalakad ko na lang. Si Angel dun tulog pa. Hindi ka na masasama yun sa ganito. So, ako na lang. Masyadong tao. Aga pa. Sa is pa lang eh. Try ko lubutin yung buo dito. Nasa nakaraan, dun kami. Dito naman ako. Grabe lamig ng hangin. Buti na lang jacket ako. Bala pa one piece shirt lang. Lamig. Kailangan maka 10,000 steps na ako ngayong umaga pa lang. Kaya yan. Nakalabas na ako dito. Hindi ko na alam kung saan to. Mamaya mag-google maps na lang ako pa. Pero ikutin ko to. Hanggang doon sa dulo. Walang kasasakyan sa sakyan. Oh. Aga pa kasi. Ayan. Time check. 6:41. Dito. Lakad-lakad pa din. Ito pa ako hanggang sa dulo. Ikutin natin to. Ayun. Meron palang marapit na plaza dito. Glen Eren Center. Wala lang pandesal dito eh. Nag-cribe ko bigla sa pandesal. Mabila na malapit dito, katulad sa Pinas eh. Makdo, meron dito. Oo, yun ang Makdo. Kasi wag na. Maglakad na tayo. Ah, ganda ng panahon ngayon. Sulitin na natin tong gantong panahon dahil sa winter wala na. Pag spring tsaka summer talaga, halos lahat ng tao nasa labas dahil sa araw, na-miss nila. So yun guys, dito tayo sa park na pinunta namin na nakaraan ni Angel. Ikut-ikutin ko lang yan. Mga, ang goal ko isang oras maglakad, naka 34 minutes pa lang yata ako. So ganda ng panahon, sarap nung araw. So yun guys, 54 minutes na ako naglalakad. And nakaka 3.86 kilometers na ako. Yun. Lakad-lakad muna tayo. Tsaka na ako mag-jogging. Kasi baka ako bigla eh. So yun. Bala ko every Saturday ganito gawin ko. Kasi yun lang naman yung off ko. Or sa hapon, pag-uwi ko. Depende pag sinipag. So, malapit na pauwi na ako. And guys, naka-isang oras na ako at naka 4.32 kilometers ako. And malapit na ako sa bahay, yun ah. So, yun guys, nandito na ako sa bahay. And sa Angel, tulog pa. Good morning mga kabayan. And ano oras na ba? Past 9 na. And kagising lang namin. And nagutom yung jowa ako. So, nag-init ng dinuguan. Ano na to? Brunch na to. So, kain na muna kami. And i-update namin kayo. Hindi pa kami nakapagsalang labayan kasi hindi pa tapos sila. So, let's go. Let's see. A few moments later. Yun mga kabayan, naghahanap na ng ticket yan. Kasi may mga pre-selling na daw ngayon. So, naligo na rin kami. Kasi aalis kami today. Yun si Bianca. Ilalagay niya na yung natitirang tubig ng windshield ni Aster Boy. So, yun mga kabayan. Patawin ang Costco ngayon kasi may bibiling kami. And ayun nga, kagabi natutulala na lang kami sa bills. Although kinakaya pa, pero syempre ang lasting na gusto, ang ayaw namin mangyari is kumbaga yung hinuhulog namin sa savings namin is makat. So gusto namin dagdagan pa. So balak namin mag-business. And i-update namin kayo mamaya, bibili lang kami ng mga ingredients. So ipapakita namin sa inyo yan. So let's go! Also, yung pala mga kabayan, kanina dapat maglo-laundry kaso hindi pwede tapos sila ate. So, mamaya na lang kami gabi or bukas since wala rin namang pasok. I mean, may pasok kami bukas pareho pero si Bianca hanggang 3 PM lang naman. So, isasalang lang naman yun at mabilis lang naman. And ngayon, ito na muna yung aasikasuhin namin para at least, diba, additional source of income. So, ayun lang. Pumibilis na ng ticket. Ng Bloom. Bloom yun?
Ayun, mga kabayan, nandito na tayo sa Costco. And dito muna tayo kay Aster kasi inaasikasan ni Bianca yung ticket namin. And ang hirap kasi, masyadong mahal for us pa for now, yung SVIP. Di namin, di niya kaya kasi sabi ko sa kanya, kung gusto mo ako, isama ko bumili ng ticket. So, ayun, eh push naman siya. Sa kanya naman, basta makanood lang. So, sabi ko, buti ngayon may pre-selling. And meron silang group na Blooms. Diba? Blooms ba tawag din? Blooms dito sa Canada. Tapos may isa na nandun. So, buti kasala si Bianca dun. Tapos nagpa-FaceTime sila. Andun siya mismo sa pila. Nung una, ayoko pa kasi nga sabi ko, ganyan yung mga nasa scam. Eh, willing naman magpa-video call, ganyan. Tsaka naririnig namin. Tapos pinakita niya rin na nandun talaga siya. So, ayun. Update na lang namin kayo. Nantay lang namin yung tawag. Yan na ito. Yan na. Yan na, nag-i-transfer na siya. Totoo-totoo na makakanood ka na ng concert, B. Kaya ay. Ticket na siya. And ano, I'm sure naman kasi yung mismong pinagsendan namin is dun sa booth, hindi dun sa tao. So, very good humanap ng tapos, ano to. Ano pa? Connections. Sabado pa yung wala akong pasok. Sabado. So, magli-live na lang ako ng Linggo kasi for sure bugbog ako nun. Lagi. Nakita ko na sila. Alam nyo, ba't ako sinama niya? Pero may driver siya. Siyempre. So, ngayon, simula ngayon, tatry ko ng patugtugan dito sa akin yung mga kanta ng Beanie. Laban Taylor Swift. Para at least makarelate naman ako pag andun. Nako, i-video ko si Bianca pero sana wag tayong makapiright pag nangyari yun. Sobrang excited siya. So, ayan, kung may mga Bini na taga Mississauga, Bini ba? Mga Blooms na taga Mississauga, sabihan nyo kami kasi kung ever, if ever na dadali namin si Aster, pwede kayong sumabay sa amin. May tatlo pang available seat sa likod. Ano yung August? 17. August 17. Kung dadaling ko si Aster, pero kasi kung traffic for sure, baka mahirap kami maghanap ng parking. Pero, baka mag-commute na lang kami. Pero hindi namin binili yung SVIP yun nga, diba? Hindi namin kaya SVIP, pero ngayon, mga B. Doon lang kami sa GA, pero... Hindi GA Love. Ah, hindi ba? Hindi GA yun. Ah, di VIP. Hindi, ewan ko basta. Basta yung tag-150 lang. Yun yung binili namin. So, ayun, at least kung may mga taga Mississauga dyan, kung hindi man namin dadalhin si Aster, para lang may kasabay din kami papunta dun. So, comment lang kayo dyan para gagawa si Beanie B ng group chat para sabay-sabay tayo that day. So, ayun lang. Also guys, bago kami bumaba, nakuha ko na yung $20 ko from Receipt Jar. Ito yun. And then, ilalagay ko yung link ng app na ginagamit ko para at least ma-download nyo. Tapos ang ginagawa lang doon is magsa-screenshot ka lang ng receipt. So ako minsan namumulta kung mga resibo pinipicturean ko lang. Tapos pag naka-earn ka ng points, may specific amount na katumbas yun. So mabibili ko na yung storage rack ko sa Walmart. And ayun, very useful siya. Hindi lang siya sa Walmart pwede. Pwede siyang Visa card, pwedeng Amazon. Last time nakakuha na akong $15 tapos $10 puro ginamit ko sa Amazon. So this time magagamit ko siya sa aking storage rack. So i-download nyo na yan mga B. Ilalagay sa description box yung link. We're back again at Costco. Good mood yarn. Siyempre. So, ayan, pasok na tayo ng Costco. So, andito na tayo sa meat section. Dito tayo kukuha ng bibili natin. And si Bianca, naasikaso pa din. Ayan, dito tayo bibili. Kasi dito yung maramihan na giniling. Bumili kayo ah. Tsari. Ayan, $20 yan. Ganyan na kalaki. Pakita mo gano'ng kalaki. Oo, ayan. Ganyan na kalaki. So, ayan. Nakuha na natin yung kailangan natin. And wala daw silang fresh garlic dito. So, hanap na lang tayo. Or, alam ko meron pa sa bahay. Check na lang natin. So, ayan mga B. Bayaran na natin yan. Pila na tayo. So, ayan mga B. Ayan, dala-dala na ni Bianca. Yun lang ang binili namin. And... punta na tayo kay Aster. Ang hangin. Yun mga B. Yun si Bianca. Ground pork lang yung binili namin. Kasi may mga ingredients naman sa bahay. Sinend na ng sister ko kung paano yung gagawin. And ngayon punta tayo ng Erin Mills Town Center. Kasi punta tayo ng Walmart. So ayun guys. Sure nga kasi ayun o. Sento Tala Entertainment Incorporated. So masaya siya eh. Ticket na siya eh. Pag-uusapan na lang nila ni Bay. Ano pa pangalan nun? Bea. Ay, Bea nila ang ko lang yung Bay. Ano nung ni Bea yung paano niya makukuha?
tama, Bea, tapos Ian ka, o tapos Angelica, Bianca. So, let's go na nga. Dami ko pa sinasabi. Ayan, ayun na Erin Mills Town Center. So, malapit na tayo. Makabili na ako storage na. So, yun guys, dito na kami sa Walmart kasi bibili niya na yung storage rack na talagang gustong-gustong-gusto niya. Ayun na, Walmart. Dito sa may Erin Mills. Pero maayos kasi sa bahay. So, at saka may 20 off tayo. May $20 tayo. Galing, galing, galing. Of course. Walmart. Yun guys, nasa Walmart na tayo mga kabayan. Nagsisisi siya kasi kanina na-stress siya. Kasi antagal mag-draft ng payment. Kasi nga, diretso sa Tala Entertainment. So, syempre traffic. I mean, may traffic dun sa app. Kasi ang dami nagbabayad eh. Eh yun, nung nag-draft. Buti na lang, bago kami pumunta sa CIBC, Diyos ko. Stress siya. Sabi niya, naka-isang free taste lang ako. So, ayan, bili na tayo. Let's go! Ayan, ang ganda dito. Hindi lang mapakita yung bilog, yung parang Samoa. Pero dati dito kami pupunta pag gusto namin ng less na tao. Kasi hindi masyado matao dito, unlike sa Square One. Ayun, ang gulo na buhok ko. Na-realize namin, parehas pala kaming texture ng damit. Tapos black and white pa, waffle, ayun. Tapos kay kabayan, waffle din. Masaya yan, guys. Kung alam niya, nagsisisigaw yan kanina sa sasakyan. Sabi niya, o tili. Tili-tili. Sabi niya, makakalot na ako. Dito ko pa pala sinasaka na na makikita. Di, binili yung Taylor Swift ko. Mahal kasi ng Taylor Swift. Nasa 600 isa. Pero willing ako gumastos that time. Ay, kaso nakatulog si Bianca. Ang ating OOTD for today. So, ito yung sinasabi ko. 34. O 20. Hindi 14 na lang. May storage rack na kami. Ayun na si kabayan. Kasi sino-sino lang naman magtutulungan, diba? Tayo-tayo lang, kabayan. Kabayan, wait lang, wait lang. Ang bigat na lang. Ano, kaya? Mas malaki pa sa kanya yung storage rack. Kumuha na rin pala ako ng bawang para lang din sure. Yan, sa baba na muna namin babayaran kasi ilalagay na muna namin kay Aster yan. So, ayun. Nagamit namin yung $15 lang yung nilagay kasi pag tino-20 namin, hindi siya nag-work. Kasi depende yata sa conversion. So nakita ko yung laman niya imbes na 20. So ayun, imbes na 20, 18.54 lang pala. So nung $15 ko, nag-go through. So less $15 yan. And ang binayaran lang namin is nasa around 20 kasama na to. Kasi plus tax pa. So malaking bagay na din. And now, lalagay muna namin to kay Aster. So, ayan, balik tayo sa loob kasi tingnan natin sa Bath & Body and sa Dollarama, mag-check kami ng timbangan. Ayan, sobrang mahangin ngayon and buti na lang di maulan. Magmabati sana. Ito yung pinakamalapit na mall sa bahay. Ayan o, sumasayaw na ng Binio. Takang bloom. Ayan, ang pinaka-entrance ng Erin Mills Town Center. So, dito na kami pumasok. So, pagpasok mo, escalator agad. Yan guys, ang ganda talaga ng mga architecture dito. So, pupunta muna tayo sa Bath & Body kasi may gusto ko na hand cream. Eh, may balance pa sa card na ano, na 3 point something, 3.54. Para naka 2.99 lang siya ngayon. Doon yun sa ano ah, yun sa Visa card na nakuha ko sa receipt jar ah. So, basically, libre if ever. So, let's go. Ayan. Ganda dito, diba? So, andun yung Bath & Body. And may purple bake shop dito. Alam ko, Filipino, ano yan eh, bake shop. Ayan, ang purple bake shop. So, ayan mga ensaymada. Oo nga, Filipino nga siya. And may egg pie. $20. Oh my God, may bibihin ko. So, punta na tayo ng Bath & Body Works. So, ayan guys, 2.95 lang. Tapos, ito yung mga small na pabango. 2.95 lang din. At saka yung... Ayan o, shower gel, 2.95. Oh guys, panis, $20. Ang dami niyan, ay ano mo, halupugin mo. May mga pabango, 62 cents lang yung mga pocket back. Ayan o, 20 lang lahat, pero madami yan. May mga hand cream pa, panis. Ayun guys, hello kay Angel tsaka kay Troy na na-meet namin dito. Mga kabayan din. So, ayan, tapos na tayo mamili sa Bath & Body. Gusto daw na Bianca mag-team. So, pagbigyan natin. Yan na, ang teams. Wait lang, di pa rin talaga ako makaget over sa Bath & Body ko. Ang dami yun, $20 lang yan. Funny. Mamaya, papakita ko sa inyo isa-isa. Yan na, medium lang.
So, ayan, medium lang ang in-order natin. And binilan ko ng French vanilla si Papa kasi hindi yun mahilig sa, ay mahilig siya sa kape, pero kapag sobrang strong nung coffee, lagi siya naduduwal. So, dito, nung dinalan ko siya ng French vanilla, sarap na sarap siya. So, binilan ko na siya kasi wala na yung nabibili ko sa Costco. And, ayan, si Bianca. Ang iniinom niya is yung bago ng Tim's, yung tiramisu, ano? Tiramisu cold brew. Masarap. Ayun. Ayun, guys, natuwa naman ako. May mga kabayan tayo dito. And talagang nanonood daw si Angel at si Troy yung vlog namin. Tinawag nila. Kilala nila si kabayan. So ayun, pag nakita nyo kami pakalat-kalat, approach nyo lang kami. Nakakatuwa. So uwi na tayo. Kasi gagawa pa kami ng ibebenta namin. So ayun, dito sa Walmart. Diyan tayo lalabas kasi andyan yung car. Ayun mga kabayan, pauwi na tayo. And papunta na kay Aster. And buti na lang talaga maganda yung panahon ngayon. Maaga-aga pa, mga 2:50 something lang, mga 3 PM pa lang. So, ayun mga kabayan, nandito na tayo kay Aster. And papakita ko na sa inyo kung ano yung mga napagbibili ko sa $20. Kasi naka ano sila, semi-annual sale. Hindi ko alam hanggang kailan, pero pakita natin. Nakangiti ito. Sige lang. Ang dami resibo eh. So, Bath & Body kasi isang transaction, dalawa resibo eh. So, unang dahilan, ba't ako naka $20 lang is naka-sale sila. Pangalawa, meron akong 3.50 something pa dun sa galing sa receipt jar. And then, pangatlo, ginamit ako ng mahiwagang, malupitang email. So, ito, 3.50 to each. Ayan, hand soap. Bumili na ako, pang stock. Kasi usually nasa $5-$6 yan. Ayan, siya maghawak. Tapos, ito, mga travel perfume ko. Actually, cucumber melon talaga yung pabango ko. Kahit saan ako magpunta, cucumber melon. Eh, just so happy na yan lang yung nakasale. Mabango naman siya. So, para pag lumalabas tayo, hindi masyadong malaki yung dala ko. Bango, diba? Security. And then, ba naman to? Ingat. Ito, nakabili tayo ng hand cream. Yan, no, signature, ano, scent pa to. Kasi, naninigas na yung mga kamay namin. Ito din, ang tigas ng kamay yung hinawakan ko. Pero naglo-lotion naman kami sa gabi. Pero okay na rin na may hand cream tayo. 2.95 lang din to isa. Ayan. Ay, meron pa pala. Apat pala yung binili ko. Ayan. O diba, ang dami kong binili. Ang dami kong nabili sa 20. Tapos, pero ba yung? Ito, mga pocket back. Yan. Ayaw niya ako pabilin, tapos nung nakabili na ako, ganyan yan lagi. Pahingi ako ng ano. Pero buti na lang, kaya pag ganito bumibili ako, ina-extrahan ko kasi kilala ko na yun. So ang nabili nating pocket back is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na pocket back. And 67 cents lang to before taxes. So bumili na ako. Sobrang helpful nito, lalo na pag sa school, ay Diyos ko talaga. Lalo na pag ano, though may mga wipes naman ako sa bag ko. And mahilig talaga ako sa mga, ang laki-laki kong tao, pero mahilig ako sa maliliit na gamit. So yun lang, ilan yung total na bilhin natin? 7, tapos, ang sinasabi nito? Ang ingay. 7, 10 items. 10, 11, 12, ilan yan? 14, 15. 16 items for $20. O diba, halos wala pa kang $2 isa eh. Ang baho. Ano ba yan? So, ayan. Ang ating Bath & Body haul. Para updated kayo, in-story niya na kasi yung Beanie ticket niya. So, follow niya siya sa Instagram. IANCNDTPRNG_. Ayun. And ako naman, I am Angel Aquino. Kasi na-story niya na yung concert tickets niya. So, sobrang excited niya talaga. Eh, nagugutom na kami. Uwi na tayo. Let's go home. Ayun guys, ayun na si kabayan na. Sabay na tayo. And sabi ko sa kanya, kasi nga diba dito parang subdivision lang. So, sabi ko sa kanya, tuturuan ko siya mag-drive. Kahit dito lang. Kasi maliit lang to eh. As in, pag ikot mo, pwedeng ikot-ikot lang. Para lang masanay yan. Kasi sa Pinas, tinuturuan ko na siya mag-drive. Para pag actual driving lesson niya. Although marunong naman siya, may alam naman siya. Alam mo yun, iba kasi kapag yung muscle memory, parang nare-refresh. So, paikutin lang natin siya ng isa lang. Or dalawa. Basta ganun. Paikutin lang natin siya. Para kahit pa paano, diba? Kapag drive-drive naman siya. And gusto ko na maging passenger princess. So,
Pero okay na rin to kasi mas masipag siya sa akin mag-commute. And ako, pag kinailangan ko, halimbawa siya na yung nagde-drive, pag kinailangan ko ng pumasok, ganyan, tas walang sasakyan, for sure, hindi ako magko-commute, mag-u-Uber ako. Sobrang tamad ko talaga. Pero ayun, antay na lang natin, binaba niya lang yung giniling para hindi maano sa likod. Oh, baka may magsabi na hindi ako driving instructor, bakit ano, may jiwa na si Bianca. And sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman papalabasin, dito lang kami sa area. Kasi meron ding park malapit. Pero hindi lang kami aabot dun, dito lang kami sa may likod dadaan. So, ayun na si Kabayan. Para rin pag may emergency, di ba? Kaya pinapakuha ko na siya ng license kasi dalawa lang kami. Ready na, Kabayan? Ready. Yan na. Ayun na si Kabayan. Andiyan yung shoes ko kasi nung umulan, iniwan ko dyan. Kasi mais na ipit, kawawa naman. Ano sa likod mo? Binubomba niya yung upuan kasi liit niya eh. Kailangan mo yata ng booster o high chair. Kailangan ko na umunan sa ano? Sa pet. Yan na, start na tayo. Yeah, start na tayo. Let's go. Iiwas mo dito. Left tayo, ha? Oo, sige. Signal. Unti-unti. Hula, go. Stay on your lane. Stay naman. Totoo ba? Wait lang, makitaman niya. Ayan, no? Sige, sige. Ang check mo lagi, lane mo. Ipasok mo muna dito. Oh, kasi malubog naman. Yun. Oo, kasi mas dapat dun ka sa safe sa hindi sa kita mo. Mm-hmm. Oh, dito lang kami sa likod dumadaan, no. Ayun, no, sabi ko sa inyo marunong naman mag-drive 'yan. Marunong mag-drive. Wala lang ako lisensya, B. I mean, nakapag-drive ko na 'yan sa C6 mula Taytay hanggang sa ano, hanggang sa C6. Kaya ko na mag-drive. Kaya niya, oh, maayos naman siya eh. Mukha lang hindi. Ayan, oh. Sabi ko sa inyo, sa likod kami dumadaan eh. Kaya huwag nyo kami papagalitan. Para lang ma-experience nyo siya. Para makapag-drive-drive din to. May dito na ako. Pag may dito na kami, anak ko, sabi ko nga sa kanya, dapat bago mag-winter, marunong na siya kasi hindi na ako magda-drive sa winter. Para pag ano, pag ano man mangyari, siya lang magagalit. Ako yung magagalit sa kanya. Kasi yun, ang ingay niya eh. Pag nag-away kami eh. Ang ingay niya as a passenger, sobrang ingay niya, promise. Ay, sa may dulo. Diretso ba? Oo. Eh, yung maganda sa lugar namin ngayon kasi may ganto. Eh, dun kasi sa dati highway talaga. So hindi ko siya maipaganto-ganto kasi takot so, din ako. Oh, bawal din yung mga malalaking highway. So at least ito looban. Kahit papaano matuto siya ng mga stop. Although mas marunong yan sa akin. Ganyan-ganyan lang yan, pero mas marunong siya sa akin sa mga signage, kumbaga. Pero ako mas magaling mag-drive, tsaka mas maganda ako yun. Seryoso si Kabayan, oh. Sige, diretso ka. Tapos ipa-S mo na lang dyan sa likod ng pickup. Papa-S? So, ayan, nakikita ko na ang dapat ituro sa aking student. Yung mga paliko. Kasi medyo malaki yung kabig niya. Well, ganun din naman ako nag-start dito. Kasi takot nga rin ako. So, ayan, le-left na tayo. Di ba, mga ganyan, mga looban-looban lang. Para lang tayo nasa subdivision. O, di ba? Lumiko, nandito tayo. Yan ang sinasabi ko, paliko. I-practice mo yung mga paliko. Ayan, lumiko ka dyan. Wait lang, dito ka mag-stop, tas kunin mo dun. Uy, sabi ko sa'yo, dandan, tingnan mo, kinain mo yung lane. Hindi na po. Sakto-sakto. Ano ka ba? Alam ko. Pero dapat nga, mas close ka dito. Kasi just in case na may pasalubong. Okay. Sige po. Gets mo ba? Gets ko na. Lalo na balagbag mag-drive, dapat ikaw ang defensive driver dito. Balagbag yung mga tao. Sabi nga, ikaw, safe ka sa sarili mo. Eh, hindi mo rin naman sure yung mga kasama mo. Hindi, dead end na yata dito. Hindi. Hindi ako pwede mag-teacher, baka mapatay ko yung estudyante ko. O, yan yung sinasabi ko. Kasi may time na siyang kaharap mo, kinakain yung linya. Eh, paano kung ikaw din? O, di nag-kiss pa yung sasakyan nyo. Kiss the bride. Kiss the bride. Ganda ka, mamasagsama si Lolo. Bilayo ko kay Lolo, be. Sinasabi. Yan na, maambon na. May mga droplets na.
So, buti na lang may mga ganto dito, yung mga crescent. So, ikot-ikot lang si Bianca dito sa looban namin. Balagwag lang mag-brake, pero kaya naman. Okay naman yung driving. Tsaka kailangan niya matuto mag-stay sa lane, ganyan. Pero pag nabigay ko to kay Zara, kaya na yan. Ako kay Zara lang din ako. Pero nagda-drive na ako sa Pinas talaga. Yun mga kabayan, pauwi na tayo. O diba? Pero ako na muna magpa-park kasi may nakapark na sa akin and di pa tumarong mag-park. Yan, dito na kami sa bahay. Handaan nyo kung nasan dyan. Charing. Yan mga kabayan, dito na tayo sa bahay. And papasok na ni Bianca yung storage rack. Yan. Siya na ang nagbubuo. Papakita ko sa inyo yung finished product niyan. So, ayan mga kabayan. O diba, maayos na itsura niya. Dito yung mga stock namin ng tissue. Hindi lang masyado maayos kasi masyado mabigat. Yan. Ito may mga pwede pa ilagay dyan pero wala namang stock. So, okay na yan. Ito yung mga stock namin. Mga shampoo, kay Aster, sabon, hand soap. Yung binili ko kanina. Yan, napkin. Tapos ang dami naming hanger kasi dun sa dati, yun nga puro nakahanger yung mga damit. So, dyan lang yun kasi magagamit pa yun sa hang naman. And then yung mga boots, yung mga di ginagamit na shoes. Oh, di ba? Maayos na siya. Finally. Then, ito yung washroom namin mga kabayan. Ayan. Kasha ako dyan, huwag kayong ano. Di pa namin masyado naaayos. Pero, dito, ayan. May stock, panlinis. Dyan lang din namin lagay. Mga sipit-sipit. Tapos, mga toothpaste. Yung mga galing Pampinas. Mga sabon-sabon. Tapos ito, dito na to. Hindi na namin tinatanggal kasi nagagamit din namin eh. Tapos ito, tsaka ito, bago pa yung toothbrush holder. Ayan. Pati yung mga, ano ba yan? Basahan na yun, kasama na yun dito. So, ayan, hindi na rin namin ito pinalitan ng ilaw kasi mabilis na lang naman. Tsaka, pag winter, helpful yan. Kasi, yellow light. So, warm siya. So, ayan. Sobrang helpful talaga yan. Lalo na matisyo akong tao. Tapos saka na lang natin ayusin yan kapag may extra pera na uli. Pero ito, nakalimutan ko bumili. Nagsastock talaga kami ng mga kitchen towel. Pero next time na lang pag nadaan tayong Canadian Tire. So, ayan. Maayos na. So, tignan nyo to. Ayan yung mga skincare na lagi namin gamit. Ito yung mga medicine. Tapos yung mga chili plaster. Kasi tumatanda na tayo. Ayan, mga ointment, mga white flower. Yung mga pamahid. Mga galing Pinas pa yan. Tapos may katingko pa. The Tita and Me. Yan ang mga salon pass. Tapos, dito man tayo sa pinakababa. Ayan, mga milk ko. Pang kilikili, tsaka pang foot powder. Tapos ito yung mga stock ko ng sunscreen. Meron pa ako sa labas yung mga fairy skin. Kasi yun lang binili ko last time. Tapos ito, pads. Yan, skin oil. Actually, hindi ko magagamit yan eh. And then ito, super cute. Ito yung mga prestige ni Bianca, mga Rejuve. Tapos, ayan, bath and body corner. Cute. Ito yung Into the Stars na bilik ko kanina, mga pocket back. Dalawa kasi kami gumagamit niyan. Ayan. Tapos hair net. Kasi nagkukulot-kulot ako pag trip ko. Mga hand cream. Cute. Yun mga kabayan, nagpa-prep na kami. And ang ibebenta namin is longganisa. So yung mga taga Mississauga dyan, baka naman. So i-update namin kayo pag tapos na. Ayan mga kabayan, taste test muna tayo. Ayan, hindi pa siya maayos kasi titikman lang naman muna namin kung okay ba yung lasa. Diba kabayan? Yan guys, the moment of truth. Titikman niya na. Sarap. Tinitignan niya kung ano pa yung kulang, kaano pa yung pwede dagdag, or kung ano yung sobra. Yan guys, break muna si kabayan. Pagod siya yung nag, ano eh, team play. So, masarap yung longganisa, siyang nagtimpla. Thank you rin sa sister ko. So, ayun. Kasi siya yung nagbigay ng recipe. So, ayun mga kabayan. Nakakadami na tayo ng longganisa. Ang longganisa ni Bianca. Yan guys, malapit na tayo sa katotohanan. And, chat nyo lang kami. Basta nasa Mississauga, willing to deliver. Basta malapit lang sa area namin ah. Ayun mga kabayan, bibilangin na lang yan. And, si Bianca na daw maghugas. So, ipapack pa namin yan ng by pack. Ayun mga kabayan. So, umorder na kayo. $15 lang. Ilang pieces? 20. 20 pieces na. So, i-atid namin with matching Kiss kay Bianca.
May minimum order lang. Para hindi naman sayang sa gas. So, ayun. Dami rin. Kahit papano. And hindi siya perfect na pantay-pantay. Pero tinry ni Bianca ang best niya. Kasi syempre, tao ang nagbalot niyan. Hindi naman machine, mga beshi. So, napagtsagaan din namin. Tagal din namin nagbalot. Halos 2 hours din? 3 hours? 2 hours. So, ayun. I-update na lang namin kayo. Maglilipit muna kami dito. Ayun, mga kabayan. And kakatapos lang ni Bianca maglinis. And siya halos lahat gumawa kasi. Pagkatapos namin magbalot ng mga longganisa, binilang ko. Tapos siya na yung nagugustang pinggan ng mga ginamit. Tapos nag-vacuum din siya dito. Kaya pagod na yan eh. So, ayun. Again, i-PM nyo lang kami sa FB page namin or sa Instagram or sa mga Facebook namin. And nagre-reply naman kami. Lagi naman kami nag-check ng messages. And support nyo kami kasi ang dami talagang bayarin. So, ayun lang mga kabayan. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. And please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us in our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok. I mean, Jalakina _. And thank you so much mga kabayan. And see you on the next one. Bye!